And welcome back again guys to my channel. So ngayon lang tayo nakapag-upload ng bagong video kasi busy ng mga nakaraang araw. So yun guys, yung explanation ko pala about sa breeding ng tetra, kung mayroong lumalabas na ibang kulay tuwing ibibreed natin pareho yung kulay. Like for example, magbibreed tayo ng pareho na green. So may possibility ba malumalabas pa rin yung cal? Meron talaga guys. Nagdidepende yan sa previous parent nila dati. And talaga yung green talaga kasi guys, yung electric green nating tetra is yung lumalabas dyan, yung white yung ito at saka yung ito black. Yan yung palaging lumalabas sa green kung nagbibreed tayo ng green. And yung pinalangkasolid na breeder ko guys, yung hindi ko nakitaan ng ibang kulay pag nagbreed ako is yung purple. Ito solid talaga yan pag nagbreed. And yung starfire red, yan, wala masyadong lumalabas na kulay dyan pag yan yung ibibreed ko. Pero yung pinakamaraming kulay talaga na cal na lumalabas is yung green at saka yung blue. And also yung yellow guys, marami rin siyang cal. Iba-ibang kulay yung lumalabas siguro sa previous parent nila. And kasi yung breeding ko rin minsan is halo-halo na. So yung mga anak nila, ginawa ko ng breeder. So yung mga parent nila is mga crossbreeding. So ganun guys yung nangyayari. Lumalabas yung mga previous parent nila kahit solid yung ibibreed natin na yellow. So lumalabas pa rin yung na-mixed breeding natin dati sa mga parent nila. So possibly guys, lahat ng kulay ng tetra, kung ano yung pinanggalingan niya, lalabas at lalabas pa rin yung mga kumbaga genetics nila, yung pinanggalingan nila. Pero guys, overall napakaganda naman nila kahit maglabas sila ng ibang kulay. Pwera lang dito sa white and black kasi napaka common na talaga ng kulay nito. Pero sa ibang kulay is maganda pa rin. So kung nagbabala kayo magbreed ng solid, so expect talaga natin na mayroon talagang lumalabas na ibang kulay. So yun lang guys, and hopefully nakakuha tayo ng kunting tips sa mga pagbibreed ng tetra.